I-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga tumitinding eksena sa bagong yugto ng Batang Quiapo, dito sa Isa Story TV sa tindahan sa Quiapo, abala naman sa kanyang kikitain na importanteng tao si Roda. Habang di naman maiwasan na magkabanggaan ang dalawang magkalaban sa tindahan, ang pamilya de Magiba at si Roda. Dito, patuloy naman sila sinisisi ni Marite sa pagsasabi nito kay Rigor ng mga ikakasama ni Tanglol. Alam naman nila Tinding at Noy ang pagdating kay Rigor ay bulag na si Marite sa katotohanan. Habang nagpaalam naman ang dalawa kay Marites na kukuhanin niya kanilang paninda na buong akala naman ni Marites ay pupuntahan niya nila Noy at Tinding si Tanggol sa paglabas naman ni Senyora Bettina sa simbahan ng Quiapo. Ay agad naman ito nagbigay ng donasyon na kilala nitong pagpapag-alaga ng bahay ampunan. Dito, ikinagulat naman nang nakatanggap nga siya ng 1 milyon na ibinigay sa kanya ng pamilya Caballero. Habang apala naman si Senyora Bettina sa pamimili sa bangketa sa Quiapo. Bantay sarado naman ang kanyang mga tauan sa pamimili nito. Subalit, hindi na malalintana na may nagmamatsyag na sa kanya upang gawan siya ng masamang plano. Walang patid naman sa pamamakyaw si Doña Bettina at sa mga tindera sa gilid ng simbahan. At sa di inaasaha ay binuntutan na nga siya ng gustong mag-interes sa kanyang bag na puno ng pera. Samantala, nagpamadali naman naglalakad si Tinding at Noy na pinag-uusapan ang pag-iimbestiga ni Rigor sa kuluan. Mahaila oras pa. Ay nagkataon naman na mag-isa na lang si Senyora Bettina sa kanyang pamimili dito. Nagkaroon naman ang pagkakataon ng mga sumusunod sa kanya kung saan isinagawa naman ang pang-hold up kay Senyora Bettina. Inubo pa naman pumalag ni Senyora nang hindi nga nito ibigay ang bag na hawak nito habang namataan na rin nila Tinding at Noy sa malayo. Ang pang-aaras na ginagawa dito, agad naman silang umaksyon at pinigilan ng mga ito. Naasugatan naman si Senyora Bettina nang ipagpilitan niya na agawin ang kanyang bag. Subalit, nang paglapit nga nila Tinding, ay agad nga itong nakalpas papalayo. Di naman pumayag si Aling Tinding na makalayo ang mga bugdanakaw. Subukan naman ang tapang ng lola ni Tanggol nang makipagsabayan ito sa undayan na kutsilyo na agad naman niyang napatumba at pinagtuluan ng mga taong bayan. Laking pasalamat naman ito ni Bettina sa pagliligtas ni Tinding kung saan binigyan naman ito ng 1 calling card sa oras na kailangan nga ng tulong nito. Subalit, hindi naman ito nagustuhan ni Aling Tinding na buong akala nga nito pera nga ang bibigay sa kanila. Kaya man tubatuhin ang mga tauan ni Senyora Bettina upang dalhin na nga siya sa ospital. Habang sa kuluan, sisingsisi naman si Mayor sa pagkakilala nila kay Tanggol na isa ka itong matinong tao. Dito, napatunayan naman ni Mang Celso ang aligtasan niya na kanyang apo mula kay Tanggol. Samantala, usap-usapan naman ang grupo ni Tanggol ang pag-iikantin ng grupo ni Bong. Kung saan, mariin na sinabi naman ni Tanggol na wala na nga itong kinakatakutan sa magaganap na laban.